Okay, so we will have our discussion on the curvilinear translation. So we're done with rectilinear translation, and now we're going to have our discussion on the curvilinear translation. Okay. So curvilinear motion of a particle, fundamental concepts. So we will be discussing fundamental concepts muna, so that we may be able to understand where are we going to base no our next concepts or yung discussion natin. Okay, so first no, in curvilinear motion, the displacement vector will change in both magnitude and inclination. So the concepts of velocity and acceleration must be extended to include both these changes in displacement. Okay, so for example, no, in this case, no, yung ating illustration, so nakikita natin diyan meron tayong S na displacement. Of course, we have the velocity, no, kung na-displace, and then we have the acceleration. So for any position, the displacement S of any point, no, dun sa ating curvilinear motion may be expressed as the vector sum of x and y coordinates. So usually ganun naman, no, and even if we discuss, no, or if you already done with statics of rigid bodies or for the coordinates, no, of your point to an axis, no, pwede natin siyang i-express as a vector. So for the displacement S, no, we could actually write it in such a way that the distance displacement is x plus direction of the, natin yung kulay, direction along the y-axis. Let's say, for example, rightward. Ayan. Y. No. Okay. And then, no, we know that for the velocity, no, that is the slope, no, of your displacement. Diba? Or should I say that ds over dt is the velocity. Therefore, no, pwede nating sabihin na for the velocity, that is v sub x plus, of course, depende sa direction kung positive or rightward, v sub y. Depende, no, sa naging direction. And then for the acceleration, okay, that is a sub x, no, plus, okay, for the direction of a sub y. So that is for the path, no? Depende yan, no? Naka-vector. By the way, all these three na nilagay ko, no? They are all in vector form, no? Kung hindi siya kompletong vector form, ang vector form kasi meron mga letters, no? Pero indicate pa rin natin, no? Or what you say, or we could say na naka-express siya into vector sum, no? Vector sum of the components, no, but these are the components, no, ito yan, no, these are components of your unknown, no, in this case ito displacement, we have the velocity and we have the acceleration. Okay, so that is for the basic concepts, no, or fundamental concepts. So nagpanag-add tayo just like in our rectilinear translation, so we just add the components, no, ganun din dito, no, pero in this case syempre titingnan pa rin natin yung direction, so we're still using the concepts of your trigonometry, no, kita naman na mukhang magkakaroon ng mga triangles dito, kaya trigonometry yung base mathematics na gagamitin natin, of course, with the application ng calculus and differential equation. Okay, so next let's have velocity in curvilinear motion. Okay. So, from the figure shown, yung katulad ng kanina pinakita natin, okay, let point A and B represent the successive positions of a moving particle after elapsed time delta t. So, meron tayong kinuha, no? So, let's say, mahaba yan na path. So, kinuha lang natin yung point A to point B at an elapsed time delta t. Ayan, nakalagay ito. The change in displacement delta s during this interval of time is the core distance. No, ito. Ito, no? This distance na nakikita ninyo, ito,
is what we call yan, yung ating chord, no? Chord distance natin yan, okay, AB. So, pwede natin ma-express, since sabi natin na S is X plus Y, no? So, di pwede sabihin na delta S is equal to delta X plus kung ano yung direction na ating delta Y. Yan. Okay. Vector sum pa rin. No? We will express it by the vector sum. Okay? So, in relation to your geometric application. So, since nag-elapse time t, no? This is for the displacement. So, since nag-elapse time t, so we could actually divide it by to a certain time delta t. No, pwede. No, pwede natin siyang ma-express, no? Over delta t. Yan. Di ba, pag dinivide natin yung isa sa delta t, lahat didivide natin sa delta t. Whatever we've done on the right side of the equation, we will do it the left side of the equation. So, alam natin that delta s over delta t is the velocity. So, we can actually say that dividing the all of this part of the equation to delta t or elapsed time delta t, so, ang velocity niya ay ganun pa rin. V sub x plus kung ano direction nating v sub y. Okay? So, ito yung ating velocity. Okay? So, ito yung ating velocity for that matter. Ngayon, let's look at this figure naman. Okay? So, ito yung figure natin. No? Sulat lang natin. So, we arrived at v is equal to v sub x plus kung ano yung direction natin v sub y. Ayan, meron tayong slope. No? Nakikita nyo na right triangle. Okay? From that figure, that the magnitude of the velocity is given by the algebraic sum na ano. So, kung vector na gawin natin, so, i-compute talaga natin, the velocity is equal to the square root ng that is v sub x squared plus v, sorry, and v sub y squared, no? Ayan yung ating velocity. Okay? So, in looking at the right triangle, no, na makikita natin, no, if we're going to find the theta with respect to x na yung kanyang rotation, we could actually say that tangent theta x or theta sub x is equal to v sub y opposite over adjacent v sub x. Okay? And then replacing, no, yung ating values ng ating v sub y and v sub x with corresponding dy over dt, di ba? Balikan natin to, ito, yan. So ito nakikita natin yung delta x, ito. Itong delta x over delta t, delta x over delta t and delta y over delta t, pwede ba natin sabihin na yung ating v sub x is equal to d sub x over dt at yung ating v sub y is d sub y over dt. So, kung i-replace natin yan dito, no? So, if we're going to replace, no? That value, so we could rewrite that tangent theta sub x is equal to dy over dt and over dx over dt. So, simplifying further, so we could actually say that tangent theta sub x is dy over dx. Okay? So, yan yung ating slope, no? It is evident, no, that the slope nga yung ating dy over dx. So, this is the slope ng ating curve. Okay? So, yung ating curve, no? So, this confirms that the velocity is tangent to the path. So, whatever it is, no, yung ating path, no, kung curve yan, yung velocity na makakompute natin, eto, is tangent to the path, no? To the curve path, yan, na sinusundan natin. Okay? So, that is for the velocity. So, ayan, no, pwede natin gamitin yung concept ng statics or trigonometry. Okay, with the application of calculus. Okay, so that's it for the velocity in curvilinear motion. And now let's proceed with the rectangular components of acceleration. So kanina na pinakita natin na we have these components, no, or the slope, no, the slope of the path is the velocity. So computing the velocity using the vector sum. So, the usual, kung mag-form siya ng right triangle, since slope siya, may slope, and it is a tangent line of the path, so, ginamitan natin ang Pythagorean theorem.
Okay? So, for the components of the acceleration, okay? So, let's look at these two figure yan. Yung unang figure, no, ito, yung nakikita nyo sa bandang upper left, no, yung may V sub A, V sub B, then may chord AB, no? It shows the instantaneous velocity at point A and B. So, ito, no? So, pwede nating sabihin that this illustration show yung ating velocities, ayan, ayan, at positions separated by time t or with the elapsed time t by a time delta t. Yan. No? Katulad nung binanggit natin kanina, di ba? Parang may, supposedly may time, no? May time difference ito. Of course, meron. Meron tayong delta t na nandyan, no? Nag-travel siya from point A to point B. And then yung dito sa baba, nakikita natin, no? It shows naman yung ating components, no? The change in the velocity, ito. Components ng ating components of the change in velocity. Okay? So, yan yung ating second illustration. Ngayon, if we're going to look at the first illustration yung nasa taas, no? Just like I've said, it is a instant, it shows the instantaneous, no? At that instant time, no, ating velocities from point A to point B, which is separated niya, just like I've said, with an elapsed time or time interval delta t. No? If these velocities will be represented as free vectors, okay, katulad na nakikita natin, no, kung, di ba, itong point A, point B, no, kung susundan natin siya, magiging, ganito yan, no, susundan natin yung direction to a certain angle, no, ito, let's say, ito, meron siyang angle dito, ito, ito, meron ding angle to, ayan. Lalabas na ito yung ating yan, ito yung ating drawing yung nasa baba. Okay? So, it is evident that the vector magnitude delta V, yan, nakikita nyo yung delta V. Delta V, in this case, mo ang siya yung isang leg ng ating ano, magiging right possible right triangle or hypotenuse ba siya? No, actually, hypotenuse siya ng delta V sub X and delta V sub Y, no, kasi varying yung ating velocity dahil nga at an instant time eh, di ba? So, resolving yung ating delta V, no, into components, ayan, nakikita natin, no, kung susundan natin yung components ito, ito dito. So, makikita natin that delta V is equal to delta V sub X, no, plus of in a vector sum, delta V sub Y. Okay? So, during the elapsed time, no, kung meron tayong delta t, of course, di-divide natin lahat to sa delta t kasi, di ba, meron tayong elapsed time, no, from point A to point B. Lalabas na yung ating dv over dt, yan, is equal to dv sub x over dt plus direction of the dv sub y over dt. Alam natin that dv over dt, dito ko na ituloy, is acceleration. Di ba? Acceleration is equal to acceleration sub x plus kung ano yung ating acceleration sub y in direction. Okay? Di ba? Dv over dt is the acceleration. So, therefore, pwede natin sabihin na the just like yung ating velocity. So, pwede sabihin that the acceleration is equal to the square root ng ating a sub x squared plus a sub y squared. Okay? That is for the acceleration. And then, with a given angle, so alam naman natin, no, kung yung angle na kinukuha natin with respect to the x-axis in this case, mukhang pababa, no, depende sa rotation na tinitingnan natin, no, depende sa rotation na gusto nating tignan. Okay? So, magiging pababa siya. So, in this case, ganito ang kalalabasan ng ating illustration na. Ayan. Diba? Ito yung ating, sabi natin, that A is equal to the square root ng no, ating A sub Y squared plus A sub X squared. Ayan. So, kung gusto natin makuha yung angle na yon, kung pababa yung ating tingin doon, tangent theta X is equal to A sub Y over A sub X. Okay? So,
if we could replace yung ating a sub y, no, by their corresponding values, ano yun? Diba, ang first derivative na ating displacement ay, sorry, velocity is ds over dt. So, balikan natin yung ating concept with varying acceleration. Sabi natin, velocity is ds over dt, while acceleration is dv over dt. So, nasaan siya nang galing? Sa s na value, which is displacement. So, kung meron tayo nito, lalabas, anong nga ulit yung displacement natin? Sabi natin, displacement natin is pwedeng mangyari saan? S equal to ating x, no? X plus yung direction ng ating y distance. So, kapag ganon, lalabas na dalawang beses mo kinuhanan or ng derivative, yun yung displacement. Kaya lalabas, in this case, no, we could actually say that tangent theta sub x equal to yan, d squared y, no, over d t squared. Yan, kasi ba dalawang beses, parang first derivative ito, tapos second derivative itong ating acceleration. Yan. Over yung ating yan, d sub squared x over d t squared. So, canceling yung ating dt squared. So, pwede natin masabi na tangent theta sub x is the second derivative of the displacement y over the second derivative of the displacement along x. So, yan yung ating tangent theta for the acceleration. At kita natin, no, and with respect to the yung computing natin angle, we could say that acceleration, yan, acceleration is not a tangent. It's not a tangent to the path. Unlike yung ating velocity. Kasi ang velocity natin is the first derivative ng ating path. Eh. Diba? So, yun yung slope. O, yun yung ating tangent line. Okay? Pero in this case, mukhang lumabas sa second derivative siya, so hindi siya tangent. Okay? Hindi siya nakatangent. Okay? So, that's it for the acceleration, no, or components ng ating acceleration, no? So, meron tayong possible a sub x acceleration along x axis, and we have the acceleration along y axis. Okay, so that's for the acceleration components. Now, let's move with the flight of projectiles and resistance neglected. So, pupunta na tayo sa, since nalaman na natin yung concept, eh, no, na alam natin na meron tayong path, curvilinear translation, we have the velocity as the slope, no? And acceleration is not the slope since nakita natin na pangalawang derivative siya or derivative pa ng slope yung acceleration. Kaya d squared y over d squared sub d squared x or second derivative ng x yung ating tangent theta. Ito, yan, yung nakikita niyo. So, for the flight of projectile or neglecting air resistance, so let's consider ito. Yan, ito muna unang illustration. Itong illustration na to. So, ito, familiar kayo dahil from your physics discussion of projectile, no, let's say may binato ka nga, no, in this case, parang laging assumption is nasa ground lagi, no, or level to a certain datum yung ating projectile, no, depende kung nakaangat yan, pero ang assumption pa rin yan is bababa siya, no, to a certain pag na-reach na yung tatawag natin ng maximum height. Okay? So, in this case, no, for the components of velocity, lagyan natin, for the components of velocity, yan. So, we have that, kung titignan natin dito, meron tayong V sub O na velocity. So, yung ating V sub O sub X is equal to, ano yun? So, kung X axis, that is V sub O cosine theta, and then V sub O sub Y is equal to V sub O initial sine theta. Okay? So that is for the components of velocity. Now for the horizontal distance, no? Ayan, so, ayan the components. So for the
horizontal distance, yeah. Distance, no? Covered by the projectile, no, yung pag-travel niya. So, pwede rin sabihin that x distance yung ating x, kung ano man yun, no? Hindi pa yung max, no? Depende kung saan tumama. Yung ating x distance, let's say ito, yung nakikita nyo dyan na distance, no? X distance could be expressed as v sub o sub x times t, kasi velocity times time, no? Yung ating horizontal distance. Or, kung gagamitin natin yung value ng v sub o sub x, that is x is v sub o cosine theta t. So, it follows, no? Kung gusto naman natin makuha yung ating vertical distance, yeah, vertical distance yung y, no, we could say that y is equal to, ano yun? So, lalabas dito, no, meron tayong x and y axis. So, kung y distance yan, no, from your free-falling body, di ba? From your free-falling body to in consideration with your gravity or acceleration. So, that is v sub o sub y, no, times t minus, kasi pa, ano ba to? Paakyat, no? Paakyat, 1 half g t squared. Or kung gagamitin natin yung value ng y na v sub o sine theta, lalabas siya is v sub o sine theta t minus 1 half gt squared. Okay? So that is for the value ng y, okay? Or distance, no? Along traveled by the y. So, kung para malaman natin, no? Yung total time flight ng ating tinravel, okay? So, kung yan yung ating na-compute na, okay? So, yung total time, let's say kung yung total time ng tinravel, okay, using the ating y distance, so, let's say, alamin natin yung total time. Total time of flight, no? O yung pag-travel niya, okay, t. O gamitin natin yung equation kanina, ito, na nakalagay, sabi natin, this is equal to, mga lechon, y is equal to v sub o sine theta t minus 1 half gt squared. Since yung y distance ay magiging 0 na, kasi babalik eh, no? Do sa kanyang pinanggalingan. So, lalabas ito ay 0 is equal to v sub o sine theta t minus 1 half gt squared. Or simplifying that, no? Mangyayari, lipat natin sa kabila yung 1 half gt squared, makakancel yung isang t. Diba? Matitira na lang ni is t is equal to, ito yung total time natin, 2 v sub o sine theta over g. Ayan. So, this is our for the time, no, nung ating flight. Okay? Yan yung ating time, no, dun sa pag-andar niya. Okay? That is for the time of, total time of the flight, no, yung travel. Ngayon, since nakikita natin na meron pala tayong possible y max o yung tatawag natin na peak, no? Yung peak natin or half of the flight time, no? Kapag nangyari na yung y max natin, that means kalahati ng oras yung ating time, no? Total time natin. Okay, half time of the flight. So, paano natin gagawin yon? So, from that, kasi meron tayong total time, di ba? So, ibig sabihin, kung kalahati yan, t over 2 is v sub o sine theta over g. Okay? So, kung yan yung ating half ng ating time, no? That is, no, kung kukumpitin natin, kung hahanapin natin for y is equal to y max, no? Sabi natin, t is kalahati, no? V sub o sine theta over g. Wala na yung 2 kasi half lang ito, no, ng ating flight. So, gagamitin pa rin natin yung equation ng y. Anong ulit yun? Y is equal to V sub o
sine theta t minus 1 half gt squared kasi pataas. Since alam natin yung t ay ito, kalahati, so we could actually indicate it as y max. So v sub o sine theta, then multiply natin sa v sub o sine theta over g, yan, minus 1 half g, tapos ito naka-squared, v sub o sine theta squared, yan, over, sorry, naka-squared pala buo, yan, over g, yan. Yan, okay? So, y max, to simplify pa natin further para makita natin, that is, kung multiply natin to, ano mangyari? That is, v sub o squared, no? Kasi mamultiply, no? Sine squared theta over g, yan. Minus, yan, v sub o squared sine squared theta over 2g. So, therefore, yung ating y max ay parang lumalabas kalahati, no? Y max is equal to, yan, pwede natin yan natin, no, i-factor out, no, yung g tsaka yung, kasi lalabas to, 1 over g minus 1 over 2g is 1 half. So, 1 over 2g multiplied by v sub o squared sine squared theta. O, ito na yung ating y max for the maximum, or what, maximum ano natin, height natin na makakovered ng flight. Okay? So, yan yung ating maximum for the vertical distance. Now, ulitin natin na this y max is the maximum. Lagyan natin. This is maximum for vertical. Vertical distance. Yan. Ngayon, paano naman yung sa ating maximum for the or max or range na tinatawag natin? Okay. For the maximum x distance for x max or tinatawag natin na range. Okay. So, gamitin pa rin natin yung ating formula ng x distance. Sabi natin kanina, x is equal to v sub o cosine theta t. Eh, alam natin, sabi natin, t is equal to yung total ng flight is 2v sub o sine theta over g. Ito ay ano, full, no, or total time, no? At mukhang total time naman yan kasi yung total x max na range magbibigay sa atin ng y is equal to 0. Yung or should I say yung dulo na y distance, tama? Hindi siya yung max, 0 ulit, babalik. So using that, so pwede natin sabihin natin x max na kasi isa-substitute na natin lahat eh, no? So this is v sub o cosine theta multiplied by ito, that is 2v sub o sine theta over g. Yan. So, yan, lalabas na yung ating x max, no? Or yung tinatawag natin range or r is equal to, ito na, ito yung may iiwan natin na 2v sub o squared, tama ba? Sine theta cosine theta over g. Or, if we remember yung ating trigonometric function, no, yung ating trigonometric function na yun, that 2 sine theta cosine theta is equal to sine 2 theta. Diba? 2 sine theta cosine theta is equal to sine 2 theta. So, therefore, yung ating r or range, no, ay pwede ating i-resolve into this one, v sub o squared sine 2 theta over g. Yan. So, this is for the yan, range natin, no? Or x max. Okay. Range ng ating distance ng flight. Okay? Or horizontal distance. Okay. So, for the summary, ito yung ating summary. Ayan, no? So, derive lang natin isa-isa. So, para makita ninyo. So, gamit yung ating, makikita nyo dyan tatlong table yan. So, we have the rectilinear motion with constant acceleration nakalagay. No, with a counterpart for the flight, no, or projectile. Ayan. So, makikita natin, no, na, oops, pwede pala gamitin yon.
plus yung ating a sub x, no? Pwede natin gamitin, no? In relation to the acceleration. Ayan. So, pwede natin gamitin yun. Ngayon, pag a sub x natin ay 0, ayun, no? Kung wala tayong acceleration, makikita natin na ay pwede natin gamitin yung isang equation. Okay? Yun yung ginamit natin kanina. Okay ba? So, ayan, no? Neglecting natin yung air resistance. Pero pag may acceleration, gagamitin natin yung may pang-acceleration. Okay? So, that's it for the flight projectile. Okay? Or for the projectile. Now, to apply that, no, let's have sample problems with in relation to the projectile. Ayan. So, let's have our problem number one na kalagay ito. A stone is thrown from hill at an angle of 60 degrees to the horizontal with an initial velocity of 100 feet per second. Okay? After hitting level ground at the base of the hill, the stone has a covered horizontal distance of 500 feet. How high is the hill? O, yun tatanong. So, dito sa illustration, pinakita na, no, parang may binato daw. Siguro nanggaling na naman sa ground. No? Hindi ko kung paano niya binato yan. No? Siguro nakahiga. Kasi parang automatic nandun eh, no? Nasa ground yung level ng X. Nakikita nyo ba yan, no? Ground, no? Ground to ground. Okay? So, inaalam sa atin yung height na yon. Height daw ng hill, yung Y distance. O, paano natin makocompute yan? So, lista muna natin yung mga given values. Okay? Sige. So, for the given values, ano-ano ba yung mga nandito? Binigyan tayo ng angle na 60 degrees. Ayan. So, yung theta daw natin 60 degrees. Yung x distance daw natin, okay, nakalagay dyan, okay, at 500 feet, no, yung ating horizontal distance. Okay. Ano pa? So, binigyan tayo ng initial velocity na 100 feet per second. Yan na. So, pinapahanap sa atin dito ay yung ating y distance. No? Yung ating y, ang unknown ito. Yan, yung y distance na yan. O, paano natin isa-solve to? Okay, so solve natin o, using yung ating projectile equation. So, umpisa mo natin. So, dali natin, copyin natin itong illustration na to. Yan. Okay? So, sabi natin, yan na, meron tayong ano nga ulit, yung ating angle dito, sabi natin, yung angle natin dito ay 60 degrees, no? And then, we have this x distance na sabi natin is 500 feet and yung ating initial velocity na 100 feet per second. So, using our equation, no, para sa x distance, no, solution. For the solution, sabi natin, x equal to v sub o cosine theta t, no? Without consideration acceleration. Wala namang binanggit eh, no? Kung babasahin natin yung problem, walang binanggit na okay? So, walang binanggit na acceleration. So, ito yung consider natin na equation natin without the value of the acceleration. Okay? So, without the acceleration, so, itutuloy natin siya. So, our time traveled, no? So, ibig sabihin ba natin masabi na our time traveled using this equation is equal to V sub O cosine theta over E, over X distance. So, this is yung time traveled natin. So, pero sabi natin, from yung y naman na distance, kasi yun yung pinapahanap sa atin, di ba? Y is equal to V sub O sine theta minus times t, yan, minus 1/2 gt squared. Okay? And then, substitute natin yung time. Sabi natin, y is equal to V sub O sine theta from this ano time, no? V sub O cosine theta over x times t, ayun na pala yung t natin, minus 1/2 g times v sub o cosine theta over x na naka-squared. Okay. So, ang equation natin ng y, in this case, lalabas,
y is equal to, kung simplify natin ito dire-diretso, that is, magiging equal saan to? Ay, pabaliktad pala, no, yung ating time. So, yung time natin, nakabaliktad, no? Baliktad yung ating time. Yan. Ayusin lang natin. Yung ating time dito ay x over v sub o cosine theta. Yan. So, this is x. X over v sub o cosine theta. Ito. X over v sub o cosine theta. So, ito, sine over cosine tangent. No? So, matitira sa atin. Yan. So, yan yung ating equation. So, ano pa ang pwede nating ma-eliminate? Eh, di ba ang ito, v sub o ayan, no? Di ba? Ayan na nakalagay. So, v sub o and then, meron pa tayong ayan. Okay? So, paano natin to ma-eliminate or paano natin siya ma-simplify? So, to simplify, paano natin masasimplify ang equation? So, makakansin natin yung v sub o dito, matitira na lang x sine theta over cosine, this is x, ano ba? X tangent theta na lang ito, no? Kasi ito makakansel to. Ito, this is tangent minus. Dito, may maiiwan, so g sub x squared, yan, over 2 v sub o squared cosine squared theta. Yan yung ating equation for the height. So, oh, lagay na ulit natin dito. Sabi natin, ang equation natin for the height of the hill is x tangent theta minus, oh, iyan na natin, ibukod na lang natin yung 1 half, no, multiplied natin by, ito nakalagay, that is, ano ba dinamay natin? V sub o squared cosine squared theta. Pero ang numerator natin, kasi meron pa tayong g, no? G x squared. Yan. So, substitute natin. So, y is equal to 500. Yun yung ating distance for the x, no? Multiplied by tangent. Yan. 60 degrees minus 1 half. Multiply natin. Ano ba yung ginamit natin? So, if this is in feet, no? 32.2 feet per second squared. X distance 500 squared. Yan. Over v sub o squared 100 squared multiplied by cosine squared 60. So simplifying that, we will have our y value as 743.975 feet. So this is our answer for that problem. So medyo makatotohanan naman kasi isipin natin, no, 500 yung ating distance, no? 500. Okay? So, ito ay based sa ating sagot, no? Or based sa ating solution. Okay? Ayan. So, ang tanong is, how high is the hill? Okay? So, ito yung sagot natin for that answer. And, sir, bakit ganun? Bakit nangyari? Kasi, sir, di ba po, sa illustration, kung titignan, mukhang yung y distance ito is from the ground naman. Tama ba? From the ground. E di, pag inangat mo rin naman yon, kung ano man yung covered distance dito sa taas, e di ba yun din yung covered distance sa baba? So, kung ibababa mo siya, ganun pa rin naman yung kanya magiging time travel, di ba? Yung pa rin. So, the same, no? Kaya, yung y na distance na yon is yun the same na kinumpute natin dito. Ito. Yan. Ito yon. Okay? So, sabi natin kasi ito, no? From our statics, di ba? So, ibabagsak siya, di ba? From that point, eto to. Kung nakikita nyo siya, eto. From this point, di ba? Eto, pagdating dito, pababa, free falling na siya eh. So, ganun din, same na concept ng ating, diniscuss natin kanina, to derive for the y distance. So, this is our answer, no? This is the height ng ating hill. Okay? That is for our sample problem number one. So, let's have our sample problem number two. Okay. A shell leaves a mortar with a muzzle velocity of 500 feet per second directed upward. So, may barrel, no? So, a shell leaves the mortar. Barrel siguro to.
No? So, i-drawin natin pa ganyan. No? Leave the mortar daw. So, baka, ano na, humiwalay, no? Kasi ito yung point na yon. Yan. Tapos, meron siya, of course, meron magta-travel yan. Sabi, determine the position of the shell and its resultant velocity 20 seconds after firing. So, let's say nandito yon. So, nandito. Baka nandito siya, no? Ito. Ito yung position niya. Okay? Tapos, with delta T na time. Okay? O, yan. Ano pa? Initial velocity. No, given sa problem, binigyan tayo ng V sub O, initial velocity, yung pinang fire. Mabilis to kasi 500 feet per second. So, yung theta, angle natin, 60 degrees. Okay? Ano pa? So, 20 seconds after. So, yung delta T natin is 20 seconds. Yan. So, pinatanong sa atin, position. Ano position yon? Kung position yan, meron tayong X component, meron tayong Y component. Okay? So, yan yung ating mga unknown sa problem. So, for the solution, dito na lang, for the solution, so for X value, for X, no? X is equal to, so magkakaroon tayo dito ng X distance, meron din tayo dito, yan, Y distance. Kasi position ang tinatanong eh. So, X distance is V sub O cosine theta T. Wala namang binanggit na acceleration, wala. So, pero sabi sa atin, after 20 seconds, so X is equal to 500 initial velocity, then cosine 60 times 20. Okay? So, X distance is 5,000 feet. Okay, so this is our answer for the X distance. Okay, for the Y distance, yan. For the Y distance, sabi natin, that is V sub O sine theta T minus 1 half G T squared. Since bababa siya, no? Pababa. So, that is Y is equal to, binigyan tayo ng initial velocity, 500 feet per second. Mabilis yan kasi barrel. Sine theta 60 times time after 20 seconds. And minus 1 half. G natin kasi vertical to. 32.2 feet per second squared times time natin na 20 squared. So, our Y distance is 2,220.254 feet. So, ito yung answer natin for the Y distance. Okay. O, yun yung ating sa projectile. Okay. So, tinanong sa problem kasi, binaril daw. So, given naman yung mga angle and time elapsed. So, ayan na yung ating answer. 5,000 feet. So, distance siya 5,000 and then yung maximum height na, yung height niya with that distance, nasa 2,000. Malayo kasi nga naman, ang taas ng initial velocity, 500 feet per second directed upward. Okay? So, that's it for our second problem. Okay. So, now let's move with the another topic. Okay? So, for the quick recap, before moving with the second one, so we've discussed with the projectile. Ito yung ating summary ng ating mga formulas. So remember, meron tayong, kung meron tayong counterpart for rectilinear motion, with constant acceleration, ito yun, no? Ayan, nakalagay na for your X component and then for the Y component. Okay, so that's it for the projectile problems. Now let's move with the second or should I say next topic, which is tangential and normal components of acceleration. Yeah. So we have this figure, okay? So no, yeah. So nakikita nyo na yung ating from that figure. No, by the way, this figure presents the velocities. Ayan. Velocities natin normal to the path. Ayan. So nakikita nyo ba na meron tayong V sub A, V sub B, no? And then we have the chord AB. Okay? So from that figure, no, we could say that delta V, di ba, from our first discussion kanina, delta V
sub n normal plus delta v sub t tangential. Ito yung ating v sub x, no? Ito yung kanina natin, plus v sub y. Ito yon, no? Ginawa natin normal and tangential. Saan galing yon? Ito, dito po sa illustration na to. Ayan. So, kunin natin to. Kunin natin. Okay? Natin dito. Ayan. Sabi natin, delta v is equal to delta v sub n, ayan, plus delta v sub ito, yung ating hinasakana na illustration. Okay. So, pag dinivide natin, no, tulad ng ginagawa natin, of course, if we divide the right side of the equation, divide also yung kabilang side naman ng equation. No? Yun ang ating ruling dyan. Eh. So, over delta t with an elapsed time, syempre, gagalaw yan. No? With a certain, with respect to a certain time. So, pwede din sabihin that dv over dt is dv sub n. Ayan. Okay. Over dt plus ito, dv sub t over dt. Alam natin that dv over dt is acceleration. So, acceleration is equal to acceleration sub n plus acceleration ng tangential. So, this is for the, this is normal acceleration. Okay? Normal acceleration, okay? And this is the tangential acceleration. Ito. Tangential acceleration. Okay? So that is for the components, no? So where A is the, etong A natin, this is the instantaneous natin na acceleration. So kasi nga, kinuha natin siya with respect dun sa ating chord AB at an instant time. Okay? So at the point yan. So kung yan yung orientation, so we could say na the instantaneous acceleration with respect to the normal and tangential that is equal to a sub n squared plus a sub t squared. Okay, so Pythagorean theorem, no? With respect to that angle. So our inclination, no? Inclination natin, pwede ba natin sabihin na ito ay certain degree alpha? No, pwede natin masabi na certain degree alpha, no? Sabi natin, tangent alpha na lang. Alpha is, so kung ito yung y natin, lumalabas para ito yung y, no? A sub t over a sub n. Yan. So this is the angle of the inclination, no? Angle of inclination. Lagyan natin. This is the, etong alpha, yan, lagyan natin dito. This is what we call angle of inclination. Ayan. Angle of inclination. Okay? So, nag-incline siya based dun sa ating acceleration or components. Okay? So, sabi natin that a sub t, ayan nakikita natin, di ba? dv sub t over dt. No? So, it represents yung ating ratio of the change in the magnitude of velocity and it will be zero if the speed is constant. Now, kung constant yung speed, etong ating a sub t, ito. This will be equal to zero if constant speed. If constant yung speed natin, zero yon, no? Zero yung ating equation. Ngayon, kung titignan natin yung etong nasa right side na illustration sa upper right, no? Sige, iyan na natin siya dito na lang. Ito. Yan. Ito, yan. To. So kung titingnan natin yung ating illustration dito upper left na siya, no? Yung ating CB na yung ating CB na part ng triangle, CB is equal to DV, yan. DV sub N na equal sa anong ulit yun? V sub A, D, o delta, theta. No? Delta, theta. Okay? So, kung babalikan natin yung ating unang illustration, ito,
So, isama naman natin. This time, ito naman yung ano natin. Dalhin natin dito sa kabila. Yan. So, galing dito sa illustration naman na to, no, AB, yung chord AB, is this DS, no? O yung ating displacement na curve. Na equal sa, dahil instantaneous yan, R, di ba, R theta pag chord, pero in this case, no, yung ating AB is instantaneous, so R D theta. So, from there, no, pwede natin sabihin na yung ating normal acceleration na equal sa anong ulit yun? dv sub n over dt equal sa anong ulit yun? V sub a d theta over dt. And over dt. And d theta ay equal sa d theta is equal to ds over r. Tama ba? Ds over r. So, pwede natin sabihin ito ay v sub a, so times v sub s of ds over r, yeah, over r over dt. Yan. So, kung simplify natin further, lalabas ito ay v sub a ds over r dt. And we know that ds over dt is velocity. Velocity ng ano yon? Ng at point A. No? At point A. So, this is equal to V sub A over R times V sub A. So, therefore, yung ating normal acceleration is V sub A squared over R. Now, if that is in point A. So, kung denoting yan na kahit sa ang point, therefore, yung ating A sub N, we could actually say that A sub n is V squared over R. This is at any point dun sa ating path. Okay? Yung ating normal acceleration, V squared over R. Okay? While yung ating tangential, no? Ating tangential acceleration, sabi natin, A sub t is equal to dv over tt. Ayan. Saan ang nanggaling yun? Ito, dito. Ayan. No, dv over dt, ito, tangential, ito po yun. Ayan, no. Sabi nga natin na yung dv over dt na yan is tangential is zero kung ang ating speed ay constant. Okay? O, balikan natin. Ayan. Okay, ito. So, this is for the normal, a sub n is equal to v squared over r and ating tangential acceleration is dv over dt. Okay? So, that is for the components. Okay. So, I will show you another illustration ito, no, para malinaw. Yung kanina, yung ating tangent, no, sabi natin, tangent alpha, yung inclination is, sabi natin, a sub t over a sub n. Yan. Okay. So, itong illustration na to, pinapakita yung normal and tangential acceleration components. While sa kabila, ganun din, pinapakita. Pero in this case, pinapakita yung relationship, no, kung magkoform siya ng rectangle. Okay? So, meron tayong acceleration. Of course, meron tayong a sub x, meron tayong a sub y, no? Yan yung kaninang pinag, ano natin, denarive natin. No? Actually, yung denarive natin from the start, no? Na meron tayong a sub x, meron tayong a sub y, pero alam natin na possible component natin, no? Kung gusto natin makita yung angle with respect to x distance, no? Halimbawa, let's say, meron tayong, halimbawa, meron tayong dito, kung alpha yung sa pagitan nito, kung sabi natin ito ay alpha, let's say ito ay angle, let's say theta, tapos ito, let's say ito naman ay, ito yun na, yung angle na to. Tapos ito with respect to y, let's say theta sub x ito, ito ay theta sub y. Yan. So yan, no? Pwede natin magamit, no, with the use of the trigonometry. Okay? So pinapakita dito yung relationship sa pagitan ng mga components. Okay? So, kung meron tayong rectangular behavior, katulad na nakikita nyo, which is yung a sub y and a sub x, di ba? Rectangular behavior ang tawag dyan. Eh. So, yun. Okay? Actually, parang ganun din, triangle din yan. Magpo-form din siya tayo. Yun nga lang, of course, magkaka iba yung angle niya with respect to the normal and tangential components. Okay?
So that is for the discussion. Now for the sample problem, ito yung ating una. So this is for the problem set number 2 na tayo kasi pinag-uusapan natin yung ating components ng tangential at saka normal. Okay? So for the So for the problem set, ito, yan, sagutan natin itong isa. The normal acceleration of a particle on the rim of pulley 10 feet in diameter is constant at 800 feet per second. Yan. Determine the speed of the pulley in RPM. RPM is revolution per minute. Yan. Or revolution per minute. Okay. So may mga binigay sa atin, no? Ano yung mga given sa problem? So given sa problem, distance natin is 10 feet. Ayan, nakalagay na, no? Or diameter rather. 10 feet yung diameter. Ano pa? Constant daw, no? The normal acceleration part is constant. So, pwede mating sabihin na ano, kung constant yon paano? So, nakalagay, no? Velocity at any point naman, eh, no? So, constant na 800 feet per second. Ano yung 800 na yan? That is the normal acceleration. 8,000 rather. 8,000 feet per second squared. Ang bilis niyan. No, normal acceleration natin. So, ang tinatanong na sa atin is determine the speed of the pulley. Speed. So, ang tinatanong sa atin is velocity ba? Ang tinatanong. No? Meron tayong velocity, no? Pero in RPM. So, makukumpute natin yung velocity, pero tinatanong sa atin yung possible revolution niya, no? Revolution per, in denote na lang natin ito as N, yung setting ginagamit natin. So, dalawa yung possible unknown, no? Depende kung tinanong is revolution per minute, i-convert pa natin yung ating velocity, no? Pero kung walang sinabi, speed is automatic na velocity. Okay? So, umpisa mo natin by computing the velocity. Yun muna. Velocity. Okay? Sabi natin, A sub N is V squared over R. Yan yung ating velocity at any point. So, V squared. Our velocity, so, kung i-ayusin natin, V squared is A sub N times R. So, V squared is equal to A sub N natin na 8,000 multiplied by radius. So, diameter is 5. Ay, diameter is 10. Radius natin is 5. So our velocity is equal to 200 yan, feet per second. Velocity to. Now, ang tinatanong kasi sa atin, speed din, no? So, yung speed dito, malinaw na ang sabi sa atin ay naka, since pulley, so revolution, nakaikot. So, to know the speed, i-convert lang natin to. So, alam natin, para ma-convert natin to, i-multiply natin tong etong na-compute natin ay i-multiply natin saan? Sa 1 over ito, i-multiply natin to kasi nakaikot siya, 'di ba? Ito to. Ito 'yan, 'di ba? So ito, let's say ito 'yon. Plus diameter natin 10. So let's say yung ating radius ay 5. So para malaman do yung revolution per minute yan, given yung velocity, so, multiply natin to sa 1 over pi d. No? Ano ba yung pi d? Pi d is the circumference eh. So, para malaman natin. No? So, over pi d. So, lalabas ito ay, so, lalabas ito 200. So, n na to n. N is 200 multiplied by yan, 1 over pi natin, pi times 10. Yan. So, eto, lalabas pa lang dito ay revolution per second. Kasi feet per second to eh, no? Ang sagot dito ay 6.366 feet per second. Ngayon, para maging per minute, edi, multiply lang natin ng 60 seconds. Okay, kasi para maging 1 minute. So, ang N natin in RPM will be equal to 381.972 revolution per minute. Okay, so this is our answer for that problem. Okay, 381.972 revolution per minute. Okay, so that is for problem number 3 na. Okay,
So, problem set number 2 na tayo. So, this is for problem number 2. Okay? So, for next problem, yan. A particle moves on a circular path of 20 feet radius so that its arc distance from a fixed point on the path is given by S equals to 40 cubed minus 10t, where S is in feet and t in seconds. Compute the total acceleration at the end of 2 seconds. Paano natin makakompute to? So, isa-isayin muna natin yung given. Now, given muna. So, lagay natin. Ano may mga given values natin na nakalagay dito sa problem? So, binigyan tayo ng radius ulit. No? Yun ang unang binabanggit eh. 20 feet. No? This time, radius na. Our time is 2 seconds lang. Ito ba yung time natin? Hindi. Ito ba yung time? Ayan, 20 feet radius. Okay? 2 seconds na. 2 seconds, no? At the end of 2 seconds. So, ayan yung ating time. Okay? So, paano natin ito gagawin? No, meron tayong binigyan na equation. Binigyan tayo ng equation ng ano, ng ating path, no? That is 40 cubed minus 10t. Yan. So, mukhang meron tayong magiging solution. So, for una, compute muna natin yung mangyayaring velocity, yan, after 2 seconds. And we say, di ba yung hinahanap eh, no? So, anong ulit S natin? S equals to 40 cubed minus 10t. So, first derivative of the path or S distance is the velocity. Diba? Sabi natin, V is equal to dS over dt. So, getting the first derivative, velocity is 12t squared minus 10. Okay? So, ang required sa atin, acceleration eh. So, velocity mo na. V is equal to 12 times 2 squared minus 10. So, ang velocity natin dito ay 38 feet per second. That is for the velocity. Ngayon, paano natin malalaman yung acceleration? So, una, computein muna natin, no, yung ating, eto, dito na lang, tangential muna. Kasi meron tayong component, di ba? Tangential acceleration. Yan. Tangential acceleration. Ano sabi sa atin? Tangential acceleration, A sub t is dv over dt. So, kung ang velocity natin is 12t squared minus 10, edi ang ating tangential acceleration is 24t. So, tangential acceleration after 2 seconds, 24 times 2. Tangential acceleration natin is 48 feet per second squared na to. That is for the tangential. Now, balikan natin yung normal acceleration. Sabi natin, for the, yan, normal acceleration, acceleration, a sub n. A sub n, sabi natin, v squared over r. So, binigyan tayo ng radius. Balikan natin yung problem. Sabi sa atin, radius daw natin ay 20 feet. Oh, tapos yung ating velocity is 38 feet per second. Ayan, na-compute natin, no? For the velocity after 2 seconds. So, a sub n, ito na ay after 2 seconds na to. So, v squared 38 squared over 20. So, our normal acceleration is 72.2 feet per second squared. So, to compute for the total acceleration, okay, ito na, total acceleration after 2 seconds, A is equal to the square root ng ating A sub n squared plus A sub t squared. So, A is equal to, yan, square root daw, neto. So, yun ako pa natin, A sub n, 72.2 squared plus 48 squared na tangential. So, our acceleration is 86.70 feet per second squared. Ito na yung ating answer for that problem. Okay? So, kailangan nating alamin, no? Kasi tinanong yung acceleration, sabihin, hindi siya zero. No? Unlike yung kanina natin sa project plan. Okay? So, dito may binanggit na specific siya.
Okay. So that's it for our discussion on the components ng ating acceleration. Okay? Next is kinetics of curvilinear translation or what we call dynamic equilibrium. Okay? So, here, no, the kinetic equation of curvilinear translation are obtained from the equation of motion for the center of gravity of any body or of any na body. So, i.e., yung ating nalalan nyo na W over G times A bar, no? Okay, so yan yun, no, WA over G, no? It is convenient to resolve this equation into components which are normal and tangential. Kaya nakikita nyo dyan sa baba, no, the summation of the normal accelerate na R or what we call yung ating force, no, is W over G A bar X, no, or V squared over R. Tapos summation ng tangential is W over G A bar Y or A sub T, no. So yan yung ating equation. So calling it normal axis and tangential axis T. Okay? So yung ating mga bar signs na yan ay refer to the motion of the center of gravity. Ay pwede na ma-omit, no? Pwede natin matanggal yan from those equation because yung ating mga particles naman, no, ay may identical values of acceleration as well as the displacement and velocity. Ibig sabihin, pag gumagalaw yung body, di ba? Let's say ito. Kaya sinasabi dyan na pwede na i-omit. Ito daw mga bar sign na yan na nandyan. Pwede i-omit. Ang let's say ito yung body natin. O, ayan. Let's say ito yung inyong center of gravity. Yan. So, this is the center of gravity. Pag gumalaw yung body, say, in this case, ito yung ating acceleration. So, let's say ito na yung displaced. No? Ano ba ito? Ito pa rin naman yung inyong center of gravity. Yun yung tinutukoy dyan. Pwede natin ma-omit yan, yung ating W, yung A bar X at saka A bar Y. Okay? So, dahil nga, iisa lang yung center of gravity. No? A condition of dynamic equilibrium can be obtained by applying the inertia forces. No? Yan, yung WA over G. Di ba ito yung ating, kung natatandaan ninyo, this is what we call yung ating mga inertia forces. Or, pwede natin tawagin siya na reverse effective forces or REF. Okay? So, acting saan yan? Ito ay acting saan? Acting opposite, di ba? Opposite of the direction of the body. Sabihin, pag gumagalaw pa kanan, pakaliwa. Pag pataas, pababa yung ating inertia forces. Okay? So, yung A sub N, or should I say V squared over R, may V squared over R, pwede natin tawagin to as centrifugal force. Ito, we could call this as centrifugal force or tinatawag din natin na reverse normal effective force, no? Pabaliktad kasi, reverse normal effective force. At ito naman, no, ito ay pwede naman natin tawagin ito na tangential yan, inertia force or reverse tangential effective force kasi pabaliktad. Okay? So ayan yung ating mga dynamic equilibrium, no? Applying the dynamic equilibrium in curvilinear translation, what we call kinetics of curvilinear translation. Okay? So to have that sample problems, okay? So yan, dito tayo sa problem set number 3. Yan. So let's have the ano ba to? Problem number 5 na ba? Yan, problem number 5. Ito, no, mahaba-haba yung problem pero mukhang dito kompleto nang binigay yan. Kasi basahin natin. Above of weight W 100 pounds is moving with a constant velocity 8.03 feet per second. Siguro umiikot to. No? Umiikot. Kasi, di ba yung bob, yung plan bob? No? Parang ganun. In a horizontal plane. At the end of the chord of L na 18 inch. Paano kaya yan? So, let's say ito yung ating tali, no? Chord ito. Na may L na distance. Tapos, let's say ito yung dulo nating bob. Bob, ito, yan. Let's say ito. Yan.
Tapos, nagmo-move daw siya. Ano daw sabi sa atin? Nagmo-move daw siya. Ang weight daw nito is 100 pounds. So, let's say ito, naka-weight ng, ito yan, 100 pounds weight. Yeah. Tapos umiikot siya, no? Sabi sa atin dito, umiikot, no? Because the sling generates a cone while in motion. So, iikot. So, let's say ito yan. Gawa tayo ng, ano, possible rotation niya. Axis of rotation. Yan, pag ganyan. Cone daw eh, no? Mag-form daw ng cone. Ito. Let's say ito yon, no? Ayan, parang ganyan eh, no? Mag-form daw ng cone eh. Ayan. The system is called conical pendulum. So, ang setup pa yan is conical pendulum. It is required to determine the tension in the supporting cord. Ito, yung tension daw dito. Ano daw to? Yan. Okay. Its inclination, ano inclination yan? Ito, dito siguro with respect to vertical kasi ito yung hinahanapin. And the period of or time required to complete one revolution. So, pag ikot, ano yung time na yon? Tension, tapos hinahanap pa sa atin yung time elapsed ng pag-ikot nila. Okay? To complete daw, ano, one revolution. So, paano natin masasolve to? Ay, sorry. Yan. Paano natin masasolve? So, una, pwede natin agad makompute yung ating tinatawag na angle. Pero bago yon, isolve mo na, tapusin natin yung drawing sa diagram. So, kung ang ano ba to? Iikot to, no? So, lumalabas na yung ating, ano siya, paloob, no? Parang, ano ba to? Paloob yung ating, kasi may tension, eh, nang hihilahin. So, pwede natin i-assume na pag ganito, yung ating centrifugal force, no? Ito yon WV squared over GR, no? Ito yung ating centrifugal force. Ano pa, yung tension natin pag ganito, yan, with respect to that angle. Ayan na. Okay, tapos meron tayong, ano ba to, possible height H, no, kung ginawa natin siya ng triangle. Okay, ito. Yan, yung possible triangle. So, kung itadrawin natin siya into force triangle, force, sabihin nyo yung mga forces, ito yung ating tension, ito yung ating weight, no? Tapos, pag ganito yung ating centrifugal force, WV squared over GR. Ito yung ating, ito yung ating theta. Okay? So, we could say that tangent theta is WV squared over GR over W. So, maka-cancel natin to. Tangent theta is V squared over GR na lang yan. Okay? So, pati mako-compute. No, ano ba yung mga given sa atin? So, binigyan tayo ng, meron ba tayong velocity? No? Meron, binigyan tayo ng velocity. Sabi sa atin, ang velocity daw is 8.03 feet per second. Meron tayong radius? Meron. Dahil, saan natin mako-compute ang radius? Hindi pa natin alam. Pero, meron tayong possible na maubong right triangle. Ito, oh. Di ba ito yung ating radius? Ito. This is our radius. Tapos ito yung ating length. No? So, pwede natin sabihin that ang ating radius is L sine theta. So, tapusin natin ito. Tangent theta is V squared over G L sine theta. So, substituting yung ating velocity given sa atin, sabi sa atin yung velocity daw natin is 8.03 feet per second at yung ating length ay binigyan tayo ng 18 inch. So, kung i-convert natin to, ano, over 12, no? Or di-divide pa natin sa 12, o 18 over 12. So, substituting, so dito na lang. Dali natin dito. So, tangent theta is equal to, anong ulit yun? This is, yan. V squared over GL sine theta. V squared over GL sine theta. Sabi natin, ulitin natin. Our velocity is 8.03 feet per second. Our L
is 18 inches. So para maging fit yan, tatayin natin sa 1 over 12. Or length natin is 18 over 12 feet. Yan. So substitute natin lahat. So pag sinubstitute natin, tangent theta is equal to 8.03 squared yan, over ito, g natin. So 32.2 times length na 18 over 12. Yan. Sine, anong angle natin? Hindi natin alam. Sine theta. So meron tayo ditong sine, ano ba to? Sine theta. Okay? So, magiging ano pa to? Pwede, kukuha pa tayo ng angle. So, using your calculator, so, diretso natin makakompute yan. Pero, make sure na, pag titingnan nyo dito, no? So, alam niyo na may assumption kayo na less than 90 ito. Kasi bakit? Dahil of the action of the weight, no? Na hindi siya titilapon. Of course, naka-tension din yung inyong cord. So, simultaneously or solving this equation, so theta will give us a value na 57.669 degrees. So, ito na yung answer natin, no? For the angle ng ano to, inclination. So, ang una natin nakuha is inclination with the vertical. So, ito yon. Inclination with the vertical. Okay, yun yung una natin na solve. Okay. O, next. So, next natin isa-solve is, sabi, tension daw sa rod. O, balikan natin yung illustration. Ito. So, meron tayo ulit triangle, di ba? Ayan, o. So, i-drawing ulit natin. So, triangle natin is, meron tayong force T dito, meron tayong weight, tapos meron tayo dito, okay, ito na WV squared over GR. So, weight is equal to T cosine theta. Ito yung theta natin. And na-compute na natin yan. Tama? So, 100 is equal to, weight natin is 100 eh. T cosine 57.669. Our tension sa ating cable is one or cord 186.982 pounds. So this is our answer for the tension. Now for the radius, no? Para ma-compute na, bakit natin kailangan ma-compute ng radius so that we could actually compute for the time. No? Bakit? Kasi from our time formula, sabi natin ang time natin, no, to complete one revolution is, ano nga ulit yun, sabi natin, for the time, time is S over V, no? From S equals to V times T. Ang S natin dito is 2 pi R, circumference, over the velocity, so yung kanina, no, that is square root ng ating, yan, GR tangent theta. So, our time is, lalabas to na 2 pi yan. Ano yun? 1 over ano ba to? Yan. So, radius natin. Ayan. Ano ba? May R ka dito sa taas. So, ito may radius dito. So, maka-cancel square root ng radius over G tangent theta. So, alam natin, eh, ang alam natin sa radius, sabi natin kanina, radius is L sine theta. So, radius natin is 18 over 12 sine, this is 57.669. So, ang radius natin is 1.26, ay sorry, 1.267 feet. So, for the time, that is T is equal to 2 pi multiplied by the radius. 1.267 over 32.2 tangent 57.669. So our time para makompleto ang one revolution is 0.992 seconds. Okay, so this is our answer for that problem. Okay, so that is for our second problem for the kinetics of curvilinear translation. And for the last problem, ito, a rod 4 feet long, yan,
rotates in a horizontal plane about a vertical axis through its center at each end. At center, at each end of the rod is fastened at a 3 feet long cord. Each cord supports a weight W. Pinapaano sa atin, compute the speed of the rotation N in RPM to incline each cord at 30 degrees with the vertical. So I will leave this to you, no, as your practice problem. So, but to give you a heads up of what you're going to do, so unahin mo natin isulat yung mga passive, yung mga given natin. So, given sa atin dito sa problem, we have the length na 3 feet at yung ating theta lang na 30 degrees yan. So, for the possible steps to compute, no? Una, compute for the radius of rotation. Yan. So, ano yung magiging radius of rotation natin? So, from the problem, so makakabuo kayo ng mga possible na triangle. Okay, so pwede nyo kayo makabuo ng triangle dito. So, second, paano compute yung radius of rotation? Let's compute for the linear velocity kasi tinatanong natin sa dulo speed of rotation eh. O yung ating n, di ba? Yung notation natin as n. So, next is compute natin yung linear velocity or the velocity. So, so in feet per second yan. No. Of course, gamit pa rin yung concept natin ng slope ng ating acceleration or tama, ng ating acceleration or yung ating sa force triangle yung derived natin. Actually, nagamit natin dun sa problem, previous problem. And then, saka na natin makakompute yung ating speed in revolution per minute. So, I will leave this to you, no, etong problem na to so that you may have your practice problem on your own, no, using the concept of kinetics of dynamic, kinetics of curvilinear translation. Okay? Yeah. So let's move with this one, no, final problem. So ito sagutan natin kasi medyo mas madali siya, no. A weight concentrated at the end of a cord from a conical pendulum for which the period is 1 second. Yan. Determine the velocity v if of the weight if the cord rotates 30 degrees at the vertical. So ito mabilis lang, no. Ang time na given sa atin dito ay 1 second lang. Okay? Ayan nakalagay eh, no. 1 second. Tapos theta 30 degrees. Yan. So with our formula no kanina no galing sa ating formula da sabi natin 2 pi para sa 1 revolution, 'di ba? 2 pi square root ng r over g tangent theta. So makukuha natin yung radius dito, 1 is equal to 2 pi square root ng radius over 32.2 tangent 30. So yung radius dito ay naka-feet, 0.471 feet. So to compute for the velocity, no, to compute for the velocity, actually pwede naman kayong gumamit ng 9.81 if you want to diretso. For the velocity, tangent theta is equal to v squared over g r. No, derive natin kanina. Ibigay tayo ng angular 30. So tangent 30 is equal to v squared over 32.2 times 0.471. So, kung gumamit ka ng 9.81 meter per second squared, dapat ito dito sa una pa lang, 9.81 na. Okay? So, for the velocity, it will give us a value of 2.959 feet per second or kung i-convert natin, kung ginamit natin yung 9.81, that is 0.902 meters per second. Okay? So, these are the answers for this problem. Kasi tinatanong naman velocity, eh, no? Ay, sorry. Velocity lang, no? Kung umikot man, no, at 30 degrees angle para kanina mag-form ng cone. Okay? So that is for our problem, no, in terms of the kinetics of curvilinear translation. Okay? And the last topic is banking on highway curves. Okay? So, yung banking in highway curves, no, it's almost the same with the curvilinear translation, no? It's almost the same, no? Yung concept, no? Yung kinetics niya. Okay? So, let's say ito,
No? So, usually ang banking nangyayari yan kapag meron tayong curve, no, on the highway, let's say transition curve or what we call spiral, no? Yan yung ating yan yung nangyayari sa mga sasakyan. So, diyan, kikita na dyan yung force triangle. So, we could say that tangent theta is, from our discussion a while ago, V squared over GR. Then, V is equal to square root ng GR tangent theta. Yan yun, no? Where theta is the ideal angle of banking and then V is the rated speed. So, yan yung ano natin. Yan yung ating formula, no? Ngayon, since meron na tayong mga components, no, nakasama, may mga components na, no, let's say ito, itong illustration na to, ito na. No, ito yung ating normal lang, no, so may normal force, ayan, okay. Tapos may ano, possible na theta, okay, kasi may weight, di ba, so may normal force. Pero what if meron na siyang friction? Ayan, di ba, kung may normal force, may friction. So, from this illustration of maximum velocity, if friction considered kanina, yung friction di natin kinoconsider. Yan. Ito lang. Tangent theta is equal to V squared over GR. Pero pag kinonsider na natin yung friction, ito, lagay natin. With consideration of friction, yan. So, madadagdagan na ito na, no? Magkoform siya ng triangle na to na merong theta plus phi. Tapos meron tayong WB squared kasi mukhang bababa, no? Pababa to, di ba? With the friction force. Bababa. So, ang ating reverse effective force na normal or what we call centrifugal is palabas, no? Usually, gano'n naman eh. Di ba? Kaya nga, pa nagda-drive, no? Usually, kinokontrol natin yung, ano, yung possible net of throw, di ba? From the spiral curve. So, if that's the case, okay? So, mangyayari is, ito na yung triangle, no? We could say that tangent theta plus phi is equal to WV squared over GR over W. Okay? Yun na. So, makakansin yung W. So, tangent theta plus phi is equal to V squared over GR or V is equal to square root ng GR tangent theta plus phi. Yan. So, this is for the maximum speed. No? Katulad yung kanina, maximum speed pa rin yun. Okay? So, theta, phi is the angle of friction. No? Kasi meron tayong theta. No? Paano na kukompute yung angle of friction? So, pwede naman natin makompute ang angle of friction, okay, using yung ating slope. No? Normal and friction. Di ba? Mu n. Okay? Tangent phi. O, yun. And then this is for the maximum, no. Pag nag-plus tayo, okay, ito indication. This is for the maximum speed. Ngayon, pag ginawa natin siyang V is equal to or square root ng GR tangent theta minus phi, yan. Ito, ang indication nito is for minimum speed na. Bakit minimum speed? Okay. So, pwede magkaroon ng slip or pagdulas, no? Doon sa banking plane. Okay? O siguro dahil nga mas mabagal na siya. Kaya di ba usually pag may certain curve, kailangan medyo mabilis na. Usually pag mga sakyan, di ba? Kung nakasakay kayo, let's say, pag mag-exit kayo from a certain expressway, di ba? Curve yon or elevated curve, no? So, magpapalit ng elevation yon. So, kailangan meron siyang sustained speed. So, pag mas bumagal doon, pwede mag-slip at maging minimum yung speed na makuha natin. Okay? So, that is for the idea ng banking, no, on the curve. So, that's in consideration with friction. Okay? So, to have our sample problem, yan. So, let's have our problem set number 4 na in relation with the banking on curves. Yeah. A boy running a foot race rounds a flat curve 50 feet radius. If he runs at the rate of 15 miles per hour, no, at what angle
with the vertical will incline his body. So para hindi siya matumba, yun yung point doon. So kung tumatakbo yan, so let's say ito. So kung tumatakbo siya, siguro ganito ang magiging itsura niya. Okay, kasi tumatakbo siya, so meron siyang weight. Of course, meron ding ano ba, possible na yan. So, ganyan ang itsura niya, no? Kasi tumatakbo siya, no? So, may weight siya. Tapos, meron siyang yan. Tapos, meron siyang yung kuhaan man yung range niya para hindi siya matumba. So, pinapakompute lang naman sa atin dito ay yung kanyang angle. So, yung radius natin are okay. So, given natin is 50 feet. Yun yung sabi na radius. Ano pa? Velocity daw niya is 15 miles per hour. Kung ito convert into feet per second, 22. Yan. Feet per second. So, theta lang naman pinapahanap. So, tangent theta is V squared over G R. Wala naman sinabing friction, di ba? So, diretso na. So, that is tangent theta is equal to V squared. So, 22 squared over 32.2 times 50. So, theta is equal to 16.732 degrees. So, ito na yung answer natin. No? Ganyan yung angle na kailangan niya para hindi siya matumba. Okay? So, that is for the first problem. And second problem is this one. Daredevil drives, no, it's in motor, para nag-exhibition, Daredevil. Motorcycle around a circular vertical wall, 100 feet in diameter. Okay? The coefficient of friction between tires and the wall is 0.60. So, yung wall, yung wall na naka-incline na. Okay. What minimum speed that will prevent his sliding down the wall? What angle the motorcycle is inclined to the horizontal? And what is the effect of traveling at a greater speed? Ano din magiging effect? Sige. So, tingnan natin. So, pinaunang, ang given sa atin dito, no? So, mukhang binigyan tayo ng diameter. No? Diameter natin is 100 feet. So, radius natin is 50 feet din. No? 50 feet. Ano pa binigay sa atin dyan? Binigyan tayo ng coefficient between the friction between the tires and the wall na 0.60. Yan. So, since wala namang, so may consideration ng friction, pero mukhang dahil naka-inclined lang siya, no, dun sa wall lang mismo, yun na yung, ano natin, yun yung angle, no, para idiretso na natin, no, yun yung angle na kailangan para hindi siya mahulog, no, lalabas, no, yung ating solution, tangent theta, or in this case, ito yung phi, di ba? Ito yung sabi ko kanina, na tangent phi is equal to mu. Pero in this case, yung ating phi ay equal na rin sa theta kasi wala namang sinabi na naka-incline pa ulit siya eh. Di ba? So, kung ganun pala, no, tangent theta is tangent phi is equal to 0.6. Okay? So, phi or theta is equal to 30.964, ah sorry, 964 degrees. Yan. Yan na yung angle. Ngayon, para malaman natin yung velocity, edi gamitin natin yung ating equation. Kanina, di ba may meron tayong equation na pwedeng i-gamitin, no? Doon sa ating formula. Okay. For our equation, no?
tangent theta is equal to GR over V squared. Okay. So, substituting, no, tangent theta natin 0.6, 0.6 is equal to 32.2 times 50 over V squared. V is equal to 51.801 feet per second. So, this is our answer for the velocity. Sir, bakit, ano, bakit nakabaliktad? Hindi ba dapat V squared over dyan? So, nasabi kasi natin, what angle the motorcycle is inclined to the horizontal? So, take note of this, no? Inclined to the horizontal. So, pabaliktad yon. Kasi diba, this is tangent theta is sine theta over cosine. So, kung pabaliktad yon, kung ang kinakapit natin kasi usually pag tangent theta is with respect to y, di ba parang katulad doon sa previous problem natin ito? Ayan, no? Yung theta natin dito is with respect to y. So, kung with respect to horizontal, edi pabaliktad. Di ba? Pabaliktad yung ating computation. Ito. Yan. Kaya 51.801 feet per second squared. Okay? So, ayan na. No, na-compute na natin yung ating angle. Ngayon ang tanong, what is the effect of traveling at a greater speed? Pag nag-travel siya ng greater speed, ibig sabihin, so, halimbawa yan, tinaasan natin yung speed. So, mangyayari ay, mas bababa yung coefficient. So, pwede siyang, ano, pwedeng tumilapon, no, kapag binilisan pa niya. Yun yung effect. Kasi, kung mapapansin nyo ito sa equation, no, the more na tinataasan natin yung, sorry, the more na, sorry pala, the more na tinataasan natin yung velocity, sorry, mas bumababa yung coefficient between the tires, no? At saka sa totoo naman talaga, pag bumilis ka sa isang racetrack, no, na pang motorcycle yung naka-incline, posible ka talaga tumilapot or ma-accident. Okay? So those are the answers for that problem.